Ms. Ople? Yes, Mr. Chairman, maiksi lang po. Just to, in connection do sa sinabi na yung stress ng mga nabibiktima, kahit po yung mga OFWs, and this is also in relation to the comment earlier made by Senator Cayetano, I just want to read a very brief message from an OFW po na pabalik na po siya to Singapore. Please proceed. Sabi po niya, Kasusan, magandang hapon po. I'm on my way to NAIA Terminal 1 now at halo-halo na po ang stress at pagtaas ng blood pressure ko ang nararamdaman ko kasi hindi ko po alam kung anong mangyayari sa amin ng husband ko. Wala po akong maisip na iba na tatanungan at gagawin kung in case po may mangyari sa amin. So, ibig ko po sabihin, hindi lang po to alam ko po sabi nyo, isolated case. Pero hindi lang po ito yung first time na may mga nagbe-message sa akin ng ganito. Dati po, sir, ang iniisip lang namin sa Ople Center, yung mga kaso na kailangan i-rescue doon sa ibang bansa. Ngayon po, papunta pa lang sa airport namin, nagme-message na sa amin na in case may mangyari, sana masaklolohan sila. And this is, it's unquantifiable. You cannot say specifically ilan yung numbers. But I can attest, sir, the climate of fear is really there. And it will take a long time for you to do something to regain back their trust po. Okay. I think it's very clear that it's because of these hearings, these issues are coming out. At klaro talaga, gentlemen, na merong takot na nararamdaman ng mga kababayan natin. Either takot pagpupuntang airport or galit kung hindi sila pupuntang airport. Something has to be done, and these hearings are towards that goal.